No one else knows our purpose kundi ang Diyos. Because He created us. Hence, it will help us a lot if we will always talk to God. Console God like, Lord, tama pa ba po itong ginagawa ko? Ayos pa po ba sa inyo yung sinasabi ko? Tama po ba na bigyan ko pa po ito? Tama po ba na hayaan ko na lamang po na inaapi ako? Tama ba na magpatawad ako kahit talagang nasaktan ako? Tama ba, Panginoon, na iwanan ko na siya? Tama pa ba itong relasyon? Masaya naman po ako, kaya lang mas madalas nasasaktan ako. Hindi ko alam kung talagang mahal pa niya ako. And we'll be guided. We'll be guided kung magiging honest lamang tayo sa sinasabi ng Diyos. Tingnan niyo ang ating Panginoon. Sa una pa lang, klaro na kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Sa una pa lang, alam na niya at ninanais na niya. It fires him kung ano ang gustong niya na maging epekto ng kanyang buhay sa buhay ng may buhay. I have come to bring good tidings. I have come to seek the lost. I have come for the sick. I have come to bring fire. In fact, nung bata pa lang siya, maliwanag na. Ano ang sabi niya sa kanyang ina? Di niyo po ba alam na dapat ako'y nasa bahay ng aking ama? Magtataka pa ba tayo kung bakit namatay si Kristo ng batang bata lang, 33 years old lang, at sa isang karumal-dumal pang paraan? Pero masaya naman, fulfilled naman, accomplished naman, walang pinagsisisihan. It is finished. At maluwag niyang naibigay ang kanyang buhay into your hands. I commend my spirit. Walang guilt. Walang sadness. Walang remorse. Why? Sapagkat sa una pa lang, maliwanag na para sa kanya ang kanyang purpose. And all throughout his life, he remained focused on that purpose. At bakit? Sapagkat lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos. Despite his busy schedule, nag-aalat pa rin siya ng pagkakataon upang makausap ang Ama. Kaya naman wala siyang ginagawa nang hindi naaayon sa kalooban ng Ama. In fact, tingnan po ninyo, may masama ba kung si Jesus ay mag-stay na lamang doon sa mga taong yon? Wala. Kung mag-preach siya sa ibang lugar, eh din, mag-preach na lang siya doon. Kung gagawa siya ng mga himala sa pupuntahan niya, eh ito na lang. May masama ba? At ito ang maganda kapag nakikipag-usap tayo lagi sa Diyos. Hindi lamang niya tayo i-guide kung anong pipiliin natin between sa masama at mabuti. I-guide niya rin tayo kung anong pipiliin natin sa parehong mabuti. Brothers and sisters, tama si Forrest Gump. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. But for as long as you are guided by God, for as long as you are grounded on your purpose, makakuha ka man ng chocolate na hindi kailangan, bibitawan mo yan. At hindi ka makakakuha, hindi ka mapapasubo ng isa o sa isang chocolate na makasisira sa iyo at makasasakit. Yan ang sekreto ng pamumuhay na masaya. Yan din ang magiging sekreto para sa kamatayang payapa at masaya.